Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. Subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carilli, and also the ministry's events. This God's greatest anti-move through social media. Be tremendously blessed by tonight's program entitled Isa pong reason kung bakit lumapit po ang mga alagad sa Panginoong Jesucristo at nagsabing, Lord, teach us to pray. O turuan mo kaming manalangin sapagkat nakita po nila ang Panginoon ay nagliliwanag habang nananalangin. They are so much attracted to His transfiguration. Nakita nila na pagkatapos manalangin ng Panginoon, mga patay po ay nabubuhay. Nakita nila na pagkatapos manalangin ng Panginoon, yung mga bingi nakakarinig, yung mga bulag nakakita, yung mga lumpo, lumalakad, tumatakbo, tumatalon, yung mga kitungin lumilinis. Nakita nila na pagkatapos manalangin ng Panginoon yung mga tinapay at mga isdang kukunti ay dumadami. Nakita nila pagkatapos manalangin ng Panginoon yung bagyo ay tumitigil. Yung mga tao na pangit ang buhay ay gumaganda, mga bilanggo ay lumalaya. Nakita nila at naintindihan kung gaano kakapangyarihan ang pananalangin. At bunga po ng nakita nila at nasaksihan. Ito po ay nag-motivate siya nila to come to Jesus and said, Lord, teach us to pray. Oh, how can I say thanks for the things you have done to me? Oh, things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. Who the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever ought to be, I owe it all to thee. No, how can I say thanks for the things you have done to me? Oh, things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. Oh, the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever ought to be, I owe it all to thee. And to God who be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has
has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Just let me live all of my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, just let it go to Calvary. Just let me live all of my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, just let it go to Calvary. Just let me live only my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, just let it go to Calvary. Glory to God.
Oh, glory.
Lord, I give you my whole heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón. Ama, napakapalad po namin nakapaglingkod kami sa noon, ngayon, habang panahon, ikaw po ang saksin nakakaalam ng lahat ng bagay. Wala kami hiningi sa buhay naming anuman. Hindi kami humingi ng karangalan, kayamanan o kasikatan o papurit paghanga ng tao. Ikaw po ang saksi kung paano kami naglingkod sa iyo ng buong puso. Mabuhay o mamatay, ay naglilingkod kami sa iyo. Ang aming tanging dalangin lang ay matapos namin ang kalooban mo. Isang karangalan po sa aming ikabuhay ang buhay ng Panginoong Hesus. Maniwalaan ang mga pangako mo. Gawing kagalakan ang pagsunod sa mga utos mo at gawin ang lahat ng ginawa niya. Mabuting Ama, alamat kami nakasumpong ng habag sa iyong paningin. Sa bawat araw na dadaan ay nauna ka sa aming mga pupuntahan at sa aming mga pag-alis ay kasama ka namin kagaya ng pangako mo upang tiyakin ng aming hinaharap na dakila kay sa aming pangkasaluway at nakalipas ay aming mai-enjoy. Alamat po na sinelyohan mo ang aming mga araw hanggang sa aming katubusan ng iyo pong kaluwalhatian. Kaya lahat po ng karangalan ay para sa iyo lamang, Ama. At makasumpungan mo po kaming naglilingkod sa iyo na may katapatan, may pusong malinis, may integridad, may maayos na moralidad na kung saan ay kakalugdan mo. Salamat sa dugo ng Panginoong Jesucristo na nagbago ng aming mga buhay, naghugas ng lahat ng aming mga kasalanan, at lumimot nito't ito'y tinapon sa dagat ng kalaliman. Sumayo po ang aming walang hanggang papuri, ang aming walang hanggang pagsamba, ang walang ang aming pasasalamat dahil karapat dapat ka ngayong buhay at magpakailanman. At ang lahat po ng matagumpay ng mga anak ng Diyos na nabuhay kagaya ng Panginoon Jesucristo at puno ng kagalakang gawin ng kalooban ng Ama na papanon, hindi napapanahon, ay pumalakpak ng malakas at sumigaw ng napakatagumpay na Amen. God bless you. Be seated, please. Glory to God. Maraming marami po sa inyo ay nagtatanong bakit kinakailan lagi po tayong kumaawit sa Diyos, pumapalakpak, kumakanta, sumasaway, nagpapasalamat sa Kanya. Dahil yun po ang isang paraan sa pagpasok sa Kanya pong presensya. At hindi po siya kumpleto pag wala pong pagsamba o worship. Hindi po talaga tayo nakapasok sa presensya ng Diyos kung tayo po ay nagpupuri lang, nagpapasalamat. Nakakapasok lamang tayo sa presensya ng Diyos na kung saan yung Kanyang kaluwalhatian ay sumasa atin sa Kanya pong kamangamangang pagpapayag pag tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya, nagpupuri at sumasamba. Kaya napakahalaga na lahat po ng atin pong inaawit dito na punong-puno po ng pag-ibig sa Diyos ay sumaating mga kamay. Kagaya po ng hawak ko ngayon na may umagat na All the Glory, Mi Corazon. Hallelujah to the Lamb. Upang sa pang-araw-araw po nating pakikipag-niig sa Kanya ay magawa natin ng kompleto ang lahat po ng ito. Because our thanksgiving to God is our response to the goodness of God. Our praise to God is our response to the greatness of God. And our worship to God is our response to the perfect holiness and worthiness of God. These three must go together. At pag ito po ay atin pong ginawa, then we are entering in His presence. Kaya napakahalaga ang chat po ay mabuhay sa truth na ito. Kaya kayo pong titingnan at pag-aaralan at babalik-aralan
nang mula nang makakarating kayo sa ministeryong ito sa leadership ni Tate Apostol, sa simula ng atin pong pagtitipon hanggang sa pagtatapos ay hindi po siya nawawala. Kaya maalala po ninyo na before and after, we are clothed with the presence of God. Because I have discovered the secret, ilang buwan na ako po ay naligtas. So that is the reason I enjoy the glory of God and its manifestation so much now and then. At yan din po ang isang malaking dahilan kung bakit lagi ko kayong minimungkahi na kumuha ng mga awit na ito na puno ng pagsamba. Dahil ayoko po nandudun lang kayo sa outer court. At hindi po tayo maligayang dudun lang po kayo sa holy place. Dapat tayo po ituloy-tuloy sa most holy place, sa holy of holies. Dahil andudun po ang presence ng Diyos. At ang worship po ang naghahatid sa atin doon. Kaya tayo po sa Facebook, sa TV screen, sa radio set, see to it. Na ito po mga makalangit na pagsambang ito na puno po ng love, anointing to worship God ay nasa sa inyo pong mga tahanan. Ako po, to be honest, lahat po ng cellphone ko na kaya pong magkarga ng ilang daang mga kanta at pagsamba ay pupuno po sa mga cellphone ko. At hindi pa po ako kontento, lahat po lang sinasakyan ko ay meron pong mga pagsamba. At hindi pa po ako kontento, doon po sa sala ng bahay namin, doon po sa kwarto ko, personally sa kwarto ni nanay, at pinipilit ko po doon sa kwarto ng aking mga anak, patungo sa kwarto ng aking mga apo, lahat po ay meron pong pagsamba. Upang ang atin pong mga buhay at mga bahay ay laging puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil siya lamang po magdadala ng atmosphere ng langit sa atin po mga buhay at kinalalagyan. For in His presence, there is fullness of joy. Hindi po natin kinakailangan makarating ng langit una sa lahat para maranasan po ang manifest glory ng Diyos. Even though iba po ang mararanasan natin sa langit kaysa nararanasan natin dito. Pero rito po, binibigyan na po tayo ng Lord ng taste of glory. At ito nga po ang susi. We begin our communion with God with thanksgiving. We proceed to praise. We clap our hand. We sing, we shout. In response to the goodness of the greatness of God. And we continue worshiping God. And then, the manifest glory of God will come to us in response to His holiness and His worthiness. They must go together. Kaya yung inyong pong ilalab offering ay tutuloy po sa gawain ng Diyos. Wala po akong kinukuha dyan kahit anumang sentimo o anuman pong halaga. Siya lang po pinupuntahan niya expansion ng kaharian ng Diyos. Pambili po ng mga machine at mga material na kailangan natin. At isama niyo rin po yung mga life-changing na nakaka-bless na mga blessing testimonies ng napakaraming tao. Hindi lamang inarinig nyo rito nung nakalipas pa, kundi na-file po siya. Pati po yung mga bago ngayon na napakarami pong nakarating sa ministeryong ito na nagpapatotoo. Ako personally, bukod sa meron po ako nitong sipi, napapanood ko ito, sinusulat ko pa. Ang reason po kasi dahil nagtuturo po tayo. Hindi ko po siya maaalala lahat. Kaya para wala akong makalimutan at mabless po ang lahat ng mga anak nating tinuturoan natin, pati po ang taga-ibang fellowship, pati mga unbeliever na nagiging believer, ay situate na siya po ay alam ko. Kaya ang pagsusulat ay napakahalaga. Ganyan ko po minamahal ang anumang bagay mula sa Diyos. Doon din po ang mga mighty healing testimonies na ito. Marami po rito ay marinig po sa Papua New Guinea. Napakalaki po ng auditorium. 15,000 po ang kasya. Ang buong body of Christ po ay nagtitipon. English speaking po tayo rito. And thank you, Father God, sa atin pong perfect English that will transform their life with your heavy anointing. That will shake their spirit and cleanse their soul and heal their bodies. Nababanggit ko po marami pong mga testimony rito incredible. Kaya pagsabayin niyo po ang pagkuha po ng dalawang sipi nito. Napakahalaga po niyan. Love offering lang po para sa gawain ng Diyos. Again,
anuman pong prosedang maibibigay ninyo. The same statement, lahat po siya ay para sa expansion ng gawain ng Diyos. Lahat, pag sinabi ko pong lahat, lahat, totally, completely lahat. Kaya, hindi po ba maganda yan, na-bless na kayo, eh, yung inyo pong nilalove offering, magiging pagpapala pa po sa napakarami. At yung pag-bless nyo po ay sobra sa kaya nyong isipin, intindihin at unawain. At dahil panahon po ngayon ng wealth transfer, para lagi po kayong nasa faith, at di kayo nagkukukumpes ng kung anong kumpesyo na kalungkutan ng Diyos at nagiging daan para mabawon po kayo sa kahirapan, at pero kayong binubulay-bulay ng mga pangako ng Diyos upang ito po ay manganak sa inyong mga espiritu at maisilang araw-araw, eh kumuha po tayo ng mga booklet na ito na may pamagat na God's Promise Well to His People. At ang ikalawa po ay The Great Wealth Transfer. Pag ako po'y nabiyahe, yung akin pong attache case, eh, meron po nito. Binabasa ko po siya. Maging po sa hotel, pinapatong ko po ito doon sa desk, table ng room ko, pati Bible ko, ang mga notes ko, ballpen ko, upang lagi ko po siyang nakikita. Yun po ang way para yung atin pong faith ay laging strong as steadfast at immovable. Yun po yung isang paraan para ipulpil ang Diyos sa 1:8. Hindi lamang literal na binasa natin to sa umaga at binasa bago matulog sa gabi, kundi pagdilat po ng ating mga matang makita natin ay mga pangako ng Diyos. Yun po yung tinatawag nating serious faith sa Diyos. Serious relationship sa Diyos. Hindi po mahirap maging mga lalaki at babae ng Diyos kung maunawaan natin ang mga prinsipyo. At ganyan ko po sa inyo in-specify ang lahat ng natutuhan ko sa Diyos sa kanyang simpleng kaparaanan. At kayo po ang makakakita at makakapagpatotoo na natatransform po kayo araw-araw. May nangyari sa inyo. Lalo na kung tayo po ay magtatrabaho, magninegosyo, mag-aaral. Ang pinakamaganda nating magagawa para hindi tayo mapollute at maimpiksyon ng kasalanan ng mundo ay mapuno yung buhay natin ng salita niya at presensya niya. At pagkaalis po natin sa ating mga tahanan, daladala ang presensya ng Diyos, siya po mag-move sa atin to become God's conscious at magkaroon ng unbroken fellowship sa kanya. And that is how Jesus lived. And that is how I live. Kaya hindi ka malulungkot kahit single ka pa o nabiyuda ka. At kung ikaw naman ay gusto ng diablong bigyan ng kaguluhan sa puso at isip, ay wala po itong effect sa iyo dahil overwhelmed ka ng joy ng Diyos. Alam pong sabi ng Word of God in Isaiah 26 verse 3, I will give them perfect peace whose heart and mind is set upon me because they trust in me. Napakaganda ano po. Bibigyan daw niya po tayo ng sakdal na kapayapaan pag yung ating puso at isip ay nakatuon sa kanya dahil tayo nagtiwala sa kanya. Ngayon po yung mangyari pag tayo po yung nabuhay sa unbroken fellowship, perfect peace. Na kahit meron pong diablong magulong talunan sa paligid natin, maraming kulto, maraming nagsisinungaling, marami pong gusto mag-distract sa atin, eh no effect. Dahil na-capture na po tayo ng Diyos. So wala na pong bakante pa po yung mga negative. At kung kayo po yung magtatanong, ano ba ang sikreto para wag tayo mawala sa glory 24/7, ay maging God's conscious. Pag umalis sa presensya niya. Pag umalis sa pakikipag-ugnayan sa kanya. And that is how Jesus lived. He lived a life of unbroken fellowship with God, meaning to say, He has a constant communion, communication with God always. Nasa bangka, nasa bundok, nasa tahanan, nasa kalsada, nasa sinagoga, nasa bahay, saan man po siya pumunta. He don't lose contact, communion, communication with God. Kaya lagi niya pong narinig ang tinig ng Diyos at alam niya kung anong gagawin sa mga sitwasyon.
Hindi niya po kailangang maganda ng sarili, siya po'y laging nakahanda. Hindi po mahirap maging kagaya ng Panginoon. It's a matter of choice. It's a matter of knowing the revelation and following those who have decided to be like Jesus. Masama po bang tularan po ang apostol? Of course not. Ang salita ng Diyos mismo at mga apostol ang nagsasabing tularan sila ng lahat. 1 Corinthians 11:1. Imitate me as I imitate the Lord. So, hindi po siya optional, siya po ay command. Imitate me. Siya po ay utos. Tularan niyo ako na tumulad sa Panginoon. Colossians 3:17. Following others who follow my example. Or joining others who follow my example. So marami na pong sumunod sa halimbawa ng apostol, pero sinasabi niya sa marami na tumulad kayo sa marami na tumutulad sa akin. Hinahikayat niya pa po yung marami. So, hindi po siya masama. Siya po'y dapat gawin. Philippians 4:8. Kasi alam niyo, hindi mo naman nakikita ang Lord. Hindi mo alam kung paano siya nabuhay. Kahit mabasa mo yan sa Bible, eh, hindi siya sapat. Kailangan meron kang makitang ehemplo, modelo, para matularan mo na tumulad sa Panginoong Jesucristo. Philippians 4:8. Finally, brethren, sabi po ng apostol, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Now, verse 9. The things which you have learned, that's number 1, and received, number 2, and heard, number 3, and so in me, do this. Naliwanag po ito. Ang sabi ng apostol, yung mga bagay na inyong natutuhan sa akin, tinanggap, narinig at nakita, gawin ninyo. Tularan ninyo. Ang sabi ng 2 Corinthians 13 verse 1 and 2, in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word will be established. Sa bibig ng 2 o 3 tao, ang salita ay napapagtibay. Napakatibay na po nito na hindi po masamang tularan ng mga apostol. Ang masama po at malaking kasalanan ay hindi mo siya tinutularan. At meron ang sariling buhay na gustong ikabuhay na dapat naman, pero hindi doon sa paraang gusto mo at naunawaan mo. Dahil sino ehemplo mo? Wala. Kaya hindi ka makakarating doon sa hangganan ng pagkakahirang mo. Parang ganito lang po ito eh. Meron bang anak na lumabas malibang merong tatay at nanay na nagluwal sa kanya? Wala. At meron bang mga anak na naluwal na naging successful, na nabuhay mag-isa sa paraan niya at gusto niya? Malibang pinalakit inarugaan ng magulang at tinuruang sumunod sa kanya? Wala. So ganito lang po ito kasimple. Totoo nga lang po, dapat noong panagtagumpay ang mga bishop at mga pastor eh. Ang nasa Bible, pababa sa kongregasyon, kung lahat po ng ito'y sinusunod lang. Eh, hindi naman po lahat. No? Iba po kasi, no? Matigas ulo. Pinipilit pa yung kanyang pananaw na mali at pinipilit pa yung pakiramdam niya na hindi naman nararapat. At ang iba po ay nag-realize sa tibok ng puso. Alam mo pong tibok ng puso, kahit gaano po kaganda yan, pag hindi in line sa Word of God yan, eh heart problem po yan. Kaya dapat, ang mga anak ng Diyos, huwag matigas ang ulo, lalo yung mga pastor. Dapat isang salita lang nakarinig, sumusunod na yan. Hindi na nagbabaka sakali pa yun ng tibok-tibok ng puso. Kapahamakan pong pupuntahan ng lahat. Ang basis po ng tagumpay ng isang tao, ng isang pamilya, ng isang mga ngaral, ng mga anak ng Diyos at ng isang kongregasyon ay wala sa tibok ng puso niya. Nasa pagkaunawa niya kung anong totoo at nasa pagsunod niya
sa katotohanang naunawaan niya. Andiyo dyan po ang tagumpay ng lahat. Kaya ang Diyos mismo may sabi, tibok ng puso, madaya yan. Do you agree? Jeremiah 79, yung tibok ng puso, madaya yan. Proverbs 14:12, madaya yan. Merong daan, nakala mo tama sa paningin mo, pero ang dulo nung kapahamakan. Kasi sarili mo lang pananaw yan eh. Kaya ang sabi ron, dalawa o tatlo pinagtitibay para ma-establish. Pero kung ikaw lang mag-isa yung nagtitibay niyan, at tibok-tibok ng puso mo, at wala pong sumasang-ayon, eh, hindi po na pagtibay yan. It makes no sense. Ang tawag po dyan ng Bible, nonsense. Kaya po yung mga ayaw magpakasal ng nasa ayos, nasa order, sila po yung gustong magpamilya at magkaroon ng nonsense family at nonsense future. Kasi, paano ka nakapag-asawa at nagkaroon ng pamilya na walang sumang-ayon at nagpatibay? Paano? Kaya ngayon, mga tanay, hindi sinasang-ayunan yan eh. Mga divorce-divorce na yan, hindi sinasang-ayunan ng Diyos yan at ng mga taong may moralidad at takot sa Diyos. Kaya mga nagpapayal ng divorce sa buong mundo, siya po yung naging legalized bill. Ito po mga lawmaker na to sa maraming mga bansa from America, Canada, US, Europe, Taiwan, at iba pa pong bansa sa Asian countries. Eh nagtuturo po sa kanilang mamamayan na maging rebelde sa Diyos. Because ito pong divorce bill are empowering people to disobey God. They are teaching their citizen to rebel against God and to go to hell without any stopover. Isa pong reason niya kung bakit I personally and this ministry are fighting so hard. Preaching without fear in any favor, night and day, rejecting any immoral bill. As long as I live and I will live forever with this blessed, victorious, great ministry, I will never stop declaring war against any immoral bill that will bring many people, its citizen, to immorality and to the pit of hell. Kaya para magkaroon ng isang pamilya, ang sino man, kinakala may pagsang-ayon ang maraming tao. Una yung mga magulang ng bawat isa. Na sponsor, spiritual leader, yung minister na magkakasal, yung mga sasaksi. Pero kung pairalin po natin tibok-tibok ng puso, heart disease po yan. Yung mga hindi nakikinig sa advice ng Word of God, ng mga lingkod ng Diyos, ang pinupuntahan po ay disaster na buhay. Dahil kung wala pong divorce bill, eh wala pong option yung mag-asawa kundi magbati. Hindi man sila magbati ngayon sa isang linggo, sa isang buwan, eh susunod na to, pwede sila magbati. Pero dahil may divorce bill, anong sinasabi ng marami, eh, hindi na kami pwede magkasundo eh. Alibay lang po yun. Kasi in-empower nga sila ng divorce bill eh, para humanap ng so-called freedom. This is actually more bondage. Kaya sinasabi ng Biblia, pag ang isang babae ay hiniwalayan ng asawa niya, paulit-ulit na lang yan, mula Old Testament and New Testament, eh, hindi na siya pwedeng mag-asawa. Kasi may asawa siya eh. At kahit anong batas ng mundo, hindi ino-honor ng Diyos yun. Kasi may batas ang Diyos. Hindi siya pwedeng sumunod sa mga congressman at senador. Yung naghiwalay sa babaeng nangalon niya, ay hindi pwedeng mag-asawa. At yung lalaki naghiwalay sa kanya, hindi rin pwedeng mag-asawa. Kasi may asawa siya eh. Silang dalawa. Ang kailangan lang nila magpataw at magbati. Na kung ayaw nila, hindi, manatili sila sa kalagayan nila. Paulit-ulit na lang po yan. Basahin mo sa Matthew 19, Mark 10, Matthew 5:31 pababa. Puro gano'n na lang yan. Eh, punta ka ng Old Testament, mas malinaw. Sabi ron, yung mga priest, yung mga pastor, yung mga believer, hindi dapat nag-aasawa ng divorce yan. Tigas ulo ng marami, tibok-tibok puso niya. At yung high priest, hindi dapat nag-aasawa yan ng mga ano, immoral na babae, mga prostitute. Of course, sa New Testament ngayon, wala nang prostitute pag nasa Lord ka. Kaya lang, hindi ibig sabihin na wala ka namang delikadesa. At wala ka ng common sense.
na parang siya lang yung babae sa mundo, siya lang yung lalaki sa ibabaw ng lupa. Kabaliw mo naman. 7 billion mahigit yung tao rito eh. Sa kanya ka lang nakatingin. Grabe naman pagkabulag at pagkabingi mo. Na parang siya lang yung lalaki at babae sa ibabaw ng lupa. Yan ang sabi po ng 1 Corinthians, malinaw eh. Chapter 7, verse 10. Now to the married I command, not I, but the Lord. Kita nyo yan, ha? Hindi raw si Pablo, hindi ang apostol, ang Lord mismo. Kaya pag nasaway ka, sa Lord ka nasaway eh. Matatapos, maliligaya ang araw mo nito. Bakit maingat po ang Diyos sa moralidad? Eh kasi, perpekto ang Diyos. Ang mabigat po sa harap ng Diyos na isang uri ng kabanalan ay morality. Dahil dito umiikot yung personality mo, dito ang nagdi-define ng integrity mo at pagiging matuwid mo bilang tao. Kaya kung wala ka nito, hindi ka matatawag na tao. Now to the married I command, yet not I but the Lord. A wife is not to depart from her husband. Ayan. Huwag daw hiwalayan ng babae, asawa niyang lalaki. Ano pang ipapaliwanag mo dyan? Ano pang explanation mo? May problema kayo, hindi kayo compatible. No, pagkalipas ng 7 taon, 10 taon, 20 taon, hindi na kayo compatible ngayon. Justified ka na? Babawa naman na argument yan. Pero nung una eh, anong confession nung dalawa bago magsama? Talagang siya yung tinibok ng puso. Na sila nagsama, kalipas ng 3 taon eh, nagkamali raw siya. Nagkalipas ng 5 taon, nagkamali raw siya. 7 taon, 10 taon. Na sinasabi na ng mga nagmamahal sa kanya at concern na tao eh, hindi, siguruhin mo muna kung siya talaga tibok ng puso mo. Kasi mahirap magkamali. Hindi siya talaga eh. Sa kanya ko lang naramdaman yung ganitong tibok. Ano lang yan? Hypertension yan. Kolesterol sa puso mo, embarado puso mo. Kain ka ng kain ng taba, kaya ka ganyan. Hindi yun. Nagpakasal. Nagkalipa ito, 3 taon, 5, 7, 10. Nagkamali ako. Hindi talaga siya bigay na kaya magdi-divorce kami. Kita niyo ang kalokohan niya. Kahit lang kami, hindi maniniwala sa iyo. Ako. Ngayon, eh, bakit nakapaghiwalay? Eh, kasi nga, mayroong immoral bill sa mga bansa nila eh. In-empower sila para maging suwail sa Diyos. Eh, kung walang divorce bill, hindi magbabati yan. Ang dami naman tayo rito narinig na testimony eh. Isa nga nating anak eh, hiwalay sa asawa niya yan eh. I think 9 years to 14 years. Sumama sa ibang babae. Eh, nakakilala sa Lord sa oras ng Himala. Oh, ayun, buo na sila mag-asawa, pati mga anak niya, pinagpala negosyo nila. Atin dito ng atin, pray ng pray. No, ito lang, narinig yung testimony kanina. 10 taong hindi maayos pagsasama. Oh, nagsasama sa bahay, pero parang hiwalay. Eh, nung nakakilala yung lalaki sa Panginoon, nakatanggap ng brochure sa PGH. Kaya maganda nagbibigay ng brochure, marami na pasok sa langit eh. Ay, di, ang kita nyo, sweet na sweet sila. Napakaraming testimony niya. Kaya ito po mahilig po sa mga divorce, no? Palit ng asawa. Alam niyo, ano po talagang daladala nito sa katawan? Hindi po pag-ibig, kati. Hindi ko sila kinukundi na, naawa ako, kaya nga ako nagtuturo ng tama. Eh. Ang advice ko nga sa lahat, pumayapa ka muna sa Diyos. Ako, hanapin mo muna, Diyos, magpakalalim ka muna. Ay kung mahanap ka ng kaligayahan, sa Lord mo siya hanapin. Gawin mo kalooban. Mag-full time ka muna para ma-recover mo. Nawala siya, tinakaw ng Diablo. Kaya mo mag-full time, magpakalalim ka muna sa Lord. Hindi yung tibok-tibok na naman. Tabahan ng baboy ang nasa tiyan mo. Pati nasa puso mo. Naku. Ito, linaw. Oh. Now to the married I command, yet not I, but the Lord. A wife is not to depart from her husband. But even if she does depart, let her remain unmarried. Ayan. May sinususundin mo? Yung bill sa Congress, sa Senate, o ito? Yung congressman, senador, mamamatayan ang Diyos, tsaka salita nyo, hindi. Sino? Amen? Eh, kayo na raw ng lalaki, makisama sa asawa niyang babae, manatili siyang walang asawa. Kasi may asawa nga siya eh.
magiging malaya ka lang pagpatay ni asawa mo. Pero kahit di mo nakikita yan at saan naman nagpunta yan, eh, hindi ka pwede mag-asawa. Kaya nga yung marriage covenant na tinatawag na maraming marriage contract, eh, hindi nga nakalagay sa styrofoam niyan para maburat, malusaw pag naulanan at masira. Eh siya nakalagay sa isang maayos na papel at meron pa siyang copy. Sa government agency, nakatago pa yan. So yun lang, dapat isipin na ng lahat yan. Gamitan mo ng common sense kung gaano kalaki yung pagpapahalaga ng Diyos sa pag-aasawa, sa kasal. Marriage is honorable before God. Tapos, i-dishonor mo. Let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife. Tapos ngayon, sabihin ng mga men and women sa Amerika at South America at buong mundo, no? I have no option but to divorce my wife. Mga men and women po ito, mga Kristiyano ito, mga naglilingkod, may mga TV program ito, hinahangaan at nagsusulat ng mga libro. At nai-islayin yung mga attendee nila pag nagtuturo. Our differences are irreconcilable. Ay, hindi niya ito binabasa. And the husband must not divorce her wife. Kasi sabihin nila sa atin ngayon, okay yung divorce. Kita nyo, alam nyo, na-discovery ko po, ang taong ayaw sumunod sa Diyos, kahit anong paliwanag mo, wala siyang tatanggapin kundi naintindihan niya. Sayang ang explanation mo sa isang taong puno ng kasinungalingan ng puso't isip at ang pinaniniwalaan ay yung sarili niyang pakiramdam. Sayang. Nabuti pang kausapin mo yung larawan mo, sabihin mong pogi mo, bless ka, pinagpala ka, healthy ka, perfect ka, living like Jesus ka. May mangyayari pa dyan sa picture mo. But to the rest, I not the Lord say, if any brother who has a wife who does not believe and she's willing to live with him, let him not divorce her. And a woman who has a husband who does not believe, if he's willing to live with her, let not divorce her or him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise, your children would be unclean, but now they are holy. But if the unbeliever departs, let him depart. A brother or sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. Ito po, malinaw. Ito, Kristiyano. Asawa mo, hindi pa nakakakilala sa Lord. Ayaw niya sa faith mo. Gusto niyang umalis. Ayaw mo siyang paalisin. Hindi pa bayaan mo siyang umalis. Yan naman ang nag-usa Pero manatili kang walang asawa. Okay, ikaw naman lalaki, makakilala ka sa Lord. Ayaw ng asawa mong babae sa faith mo. Gusto niyang umalis, inaawat mo, ayaw paawat, payagan mo siyang umalis. Pero manatili ka sa kalagayan mo. Amen. Ngayon, purihin ng Panginoon, kakadivorce pala ng isang linggo, ng isang buwan, maya-maya, tibok-tibok na puso niya. Anong klaseng kalokohan to? At anong kabaliwa naman yung sa mga kay-brother para ito'y paniwala ang totoo? Ganun lang po kadali magpalit ng asawa sa Amerika at ibang bansa. Kaitambag mo pa yung divorce paper na yun na nilegalize ng mga immoral na mga lawmakers sa Amerika at Europe at Canada at Mexico at Taiwan at ibang bansa. Useless lahat yan. Foolishness yan. Sapat na tong salita ng Diyos. Oh, sapat na to. Kaya dapat yung mga bishop at mga pastor, sila yung unang-unang defender ng Bible. Hindi na natin tinatalakay pa yung okay ba yung divorce paper mo? Legal ba talaga yan? Hindi na po natin tinatalakay. It make no sense. Ito yung batas o. Akong kausap dito. Can you imagine? Ang higit nating papaniwalaan ay yung pirmado ng piskal at ng isang judge kaysa sa salita ng Diyos at sa Diyos. Ako, malaking kasalanan yan. Eh, sino ba gumawa sa piskal? Sino ba gumawa sa judge? Di ba Diyos? Eh, Diyos, paniwalaan natin itong salita niya. At lahat ng mga piskal, lahat ng mga judge, mga justices, mula Korte Suprema hanggang MTC, mga prosecutor, mga abogado, eh dapat, pati Senador Congressman, Presidente Hari Emperador, sumunod sa salita ng Diyos. Gaganda po yung buhay nila at yung bansa natin. Ngayon po, nadidivide po yung bansa natin.
Sabi ng marami, hindi tayo dapat magpalit ng constitution. Sabi ng iba, hindi, nagbabago na yung takbo ng pangyari modern na ngayon, federalism tayo. So, nahati po Pilipinas. Eh, anong masasabi mo, Manong God? Kaya tayo po ay manatili sa ating pong old constitution. O magpalit po tayo, it make no sense. Ang kailangan po natin lahat ay mabuhay sa constitution ng Diyos, period. Eh, kahit maging federal tayo, manatili tayo sa ating present constitution, hindi naman nabago yung puso na ng mga namumuno, eh, dito lang yung corruption. Eh, nagbago nga yung kalsada natin, dati lubak-lubak, ayun, ispaltado na, eh, hindi naman nagbago yung puso ng marami, eh, di gulo pa rin sa kalsada, ang dami pa rin banggaan dahil marami nagmamadali. May nagnanakaw pa rin ng motor. So, wala po yan sa panibagong constitution eh. Eh, hindi ko sinasabing pangit po yung ipapalit. At di ko rin sinabing pangit yung papalitan. Ang sinasabi ko, wala po dyan ang kasaganaan ng bansa. Ang kasaganaan ng isang bansa ay nasa 2 Chronicles 7:14. Kung ang church at ang buong Pilipinas ay magsisisi ng kasalanan, pupunta sa Diyos, tapos ang problema ng Pilipinas at buong mundo. Nakita niyo yung prodigal son? Nung matauhan nagsisi ng kasalanan, hindi natapos yung kahirapan. Natapos yung pagkain niya ng kangkong at albus ng kamoting pinakakain sa baboy. Natapos. Amen. Bumalik yung nawala sa kanya. Pag-uwi niya sa kanyang ama na iniwan niya, purihin ng Panginoon, bumalik yung nawala sa kanya. Yan lang po ang mangyari. Pag ang buong Pilipinas, ang buong church ay nagsisi ng buong puso sa pangunguna ng body of Christ, purihin ng Diyos, tapos po yung problema ng Pilipinas. Yung mga bagyo na yan, tuloy-tuloy, mga ulan na yan, na hindi tumitigil, tapos po yan, ang papalit po dyan, bagyo, 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 lindol, lindol, tsunami, putok ng langit na puro pagpapala. Ang makikita mo dyan, hindi ulan sa langit at bagyo. Makikita mo dyan, ang crown of glory, tsaka marik mo dyan, trumpet ng angel at yung open heaven. Amen? Yeah, pakarami pa mga Kristiyano, imbis na mabuhay sa katotohanan, kinakatigan pa po yung mali. Natatakot silang mawala ng offering at tithe at yung mayayamang puro divorce at may kanya-kanyang citizenship at maraming negosyo baka umalis at sayang yung mga tithe. Nanginayang ka sa tithe nila, hindi ka nanginayang sa kalala nila, hireling. Amen? Alam mo, sabi po na Romans 7, verse 1, or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, yan, that the law has dominion over a man as long as he lives? Yung batas daw po kautusan ay nagahari habang buhay ang tao. Yan po ang sabi rito. Ano po yung batas na yan? For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. Ang babae daw po na may asawa ay nakatali sa kanyang asawa alinsunod sa batas habang panahon. Amen? Habang panahon. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. At siya po'y magiging malaya lang at pwedeng mag-asawa, pagpatay na asawa niya. Pero hanggang buhay, hindi siya pwedeng mag-asawa. Iyon po yung batas. At yun po'y mula sa salita ng Diyos. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. So then if, while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. Kung buhay pa rin ang asawa niyang lalaki, siya po'y nag-asawa ng iba, kung sumama sa iba, ang tawag sa kanya ay nangangalo niya. Anong tibok-tibok lang po sa sinasabi mo, ngayon ito sinasabi na kung sino ka, dinidefine ka ng Diyos. Ano? But if her husband dies, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she has married another man. Malinaw. Hanggang buhay yung asawa mo, lalaki at babae, hindi man kayo nagkasundo, hindi ka pwedeng mag-asawa. Pwede kayong maghiwalay pansamantala kung binubugbog ka, sinasaktan ka, dapat humiwalay ka kaagad, iligtas mo sarili mo. Huwag mo nang intahing malagot ang alang hininga sa pagbubugbog ng asawa mo, pero manatili kang sa ganyang kalagayan dahil buhay pa asawa mo. Pag-pray mo siya, makakilala sa ipag-ayuno mo. At pag nakakilala yan, hihingi ng tawa dyan din, marireconcile kayo. Ganon din naman yung babae. Pag nager ka,
Wala ka nang ginawa, kundi maging selfish, maging makasarili. Lagi mo nalang dinadominate asawa mong lalaki kasi ikaw yung may career, professional, ikaw yung working lady. Yung asawa mo ay lesser education kaysa sa yung more educated. Hindi na natagalan ng babae yung kinakargo ka niya, so sumama sa ibang lalaki. O hindi man eh, iniwan ka, hindi man natili yung lalaki sa kalagayan niya. Nagpray mag-ayun, no? Makakilala yung asawa niyang babae sa loob. At pag nagkaganon, marireconcile sila. Amen. At agang hindi po namamatay yung asawa ng bawat isa, hindi, mananatili ka sa kalagayan mo. Kasi yung kasal po ngayon, sinalaula ng Diablo eh, tandang bababanaan, Lord. Talagang binaboy po ng Diablo yung kasal. Dinaan po sa mga lawmaker. At ito mga lawmaker na to, walang takot sa Diyos. Binaboy po talaga. At ang kalungkutan kong malaki, eh marami po mga pastor at nasa five-fold here in abroad, nagtuturo, eh sumama po sa pagbaboy po ng kasal. Sumama sa pagsalaula ng holy sacred patrimony na ang Diyos po ang nag-institute. Nakakalungkot. Hindi pa po ako masyadong nababarding sa mga unbeliever because they don't know God. At marami silang issue ang inaharap na tatalakayin mo, isa-isahin, puupuan para makan sila ng tama. Pero yung Christian ka na, you have no reason to be justified. You have no explanation that is valid to be accepted or to become acceptable. No reason. No excuses at all. Because you know the law. You are in Christ. Hello. Even though ako po'y naawat, nakikisimpatiya sa na-divorce ng dalawang uli, tatlo, apat, lima, pito. We don't condemn them. I personally, God knows how much I love everybody. Kilala ko o hindi. Dahil biktima sila ng mali. At sila rin po may gawa. May nakikinig. Pero sa gitna, no, we cannot compromise what is the truth. We cannot sell God. Sa salitang $1,000 pag ikaw nagkasal. Sa salitang 5,000 pag ikaw nagkasal peso. Or even higher amount. We cannot. Kaya dapat lahat ng mga pastor ganyan eh. Kaya hindi nagtatagumpay yung buhay ng marami naglilingkod sa Lord kasi hindi na nabuhay sa tamang morality eh. Kinompromise pa yung truth ng Diyos concerning morality. Talagang binaboy po ng Diablo yung kasal. Sobrang pagbaboy ng Diablo. Same-sex marriage? Paano nagkaroon ng marriage yung same-sex? Dalawang lalaki? O pwedeng magpakasal? Grabe yung pagsalaula ng Diablo. Nakakasuka. Sino, dalawang lalaki pwedeng ikasal? Dalawang babae? Eh, sino mga anak dito? Sino itatakbo sa emergency room? Saan idadaan ang Diyos yung bata? Sa bumbunan? Naitan yung pagsalaula ng Diablo, pagbaboy sa kasal at paglapastangan sa kabanalang kalinisan ng Diyos. Kaya dapat lahat ng nasa five-fold eh, hindi ka man taga-orot ng Himala, yung galit sa puso mo dyan, nag-rise up. At nangangaral ka dyan ng may tapang, kagaya ng apostol, para yung mga kongregasyon, hindi na nag-aatim pa ng ibang tot at wala na siyang option pa na baka po pwede ito. Anong mawawalang tight na ibibigay niyo sa so-called mayaman na yan? Hindi ka ba naawa sa kalalawa niya habang panahon sa impyerno yan? At magsasama pa kayong dalawa doon dahil pumayag ka. At baka yung pastor pa yung napakasalan. Ngayon po yung malungkot na istorya nito. Hindi niya nanaligtas, sinamahan niya pa sa apoy. O baka yung pastor ay napakasalan. Hindi niya naligtas, sinamahan niya pa. Nakita niya kung ganong binaboy ng Diablo yung kasal. Same-sex marriage? Paano naging marriage po yung dalawang lalaki at dalawang babae? Paano? Ito si Johnny, tsaka si John. Kikakasal ng immoral na minister, siguro bakla din yung minister. O Johnny, do you love John? Sagot naman ni John, I do. O John, do you love Johnny? Yes, I do. Kiss the bride. Where is the bride? This is not the bride. Eh, sino to? Lalaki to, paano to naging bride? Ang bride, babae.
Ito naman, panibagong immoral marriage. Joanne, do you love Joanna? Yes! Joanna, will you marry Joanna? Now, now! Okay, kiss the groom. Where is the groom? Ito yung binaboy ng diablo yung kasal. Si Joanna tsaka si Joan, kinasal? Si Jan tsaka si Johnny, kinasal? Ano yun? Tapos may mga witness. Sama-sama sila nito sa impyerno at yung nagkasal. Si Jok-Jok. Bakla din. At ang napangasawa niya, si Jan-Jan. Tapos maraming bishop at mga pastor. Kaka-divorce lang kahapon, nasa pulpito mamaya. At magtuturo na, salamat sa grasya ng Diyos. Mabuti ang Diyos. Yung dugo ni Kristo naghugas ng lahat ng kasalanan, purihin ang Diyos. Ngayon yung kasalanan na nagsisit, nagbabago, hindi yung kasalanan mo, immoral. Nakita niyo itong mga iniibig sa bayan ng Filipino Church of God. Ako'y wala akong kinukundina, puno ako ng awa. Kaya nga natin sinasabi ang katotohanan kasi pag walang katotohanan, walang kalayaan. Kawawa po mga tao. Amen. Kasi ito yung dalawang kabataan. Si sister, pinag-aral ng anak. Ang pangalan ng ni sister, Grace. Tapos ka-holding hands niya, si sister din ang pangalan ni Gracia. Tinanong, asa yung boyfriend mo? Si Gracia. Ha? Tapos, si Gracia, nakabra. Amen. Ayun daw yung boyfriend ni Grace. Kasi ito naman ngayon, yung mga youth. Pangalan ng anak niya, ang lalaki, si Jimmy. Tapos isang araw eh, umuwi ng bahay, may kasama. Lalaki rin. Tinanong ng mga magulang kung sino yung kasama niyang lalaki, kung prenyo to, kasama sa school o kaklase. At sinabi yung pangalan, si Jaime. At tinanong ng mga magulang kung ano ni Jimmy, si Jaime. Girlfriend niya raw. Si Jimmy, ang girlfriend, si Jaime. At ang sabi ni Jaime habang pinakikilala ni Jimmy sa mga magulang. Si Jaime naka-manicure, naka-pedicure. Tapos naka-bra. Pero kita mo yung mga bukong-bukong. Kahit sa angulo, tulog o gising, nakaharap, nakatalikod, lalaki talaga, barako. Boyfriend ni Jimmy, si Jaime. Paano mo ito na sikmura? May sikmura ka pa ba? Tapos naligo si Jimmy tsaka si Jaime sa beach. Parehas nakabarat, nakabikini. Amen. Baklaan na rin si Jimmy. At sabi, ako maunang tatalon, Jaime ha. Watch me how to swim. Tapos sabi naman ni Jimmy, yes, love, I will follow. Malunod sila sa awaan niya, sila po'y magbago. Binababoy po ng Diablo po yung kasal. Sobra. Bababa na po si Jesus. Kaya napakahalaga na maunawaan natin naglabasan po yung mga demonyo galing impyerno at binababoy po yung buhay ng tao. At ipapayag ang mga taga-oras ng himala na yung mga taong niligasaan yung tuwangis ng Diyos ay babuhay ng Diablo. Ipapasok natin sila sa langit lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay, Lord, teach us to pray. At nangangatal po yung Diablo sa Revelation to. Samahan po natin ang lingkod ng Diyos in the book of Luke, chapter 11, verse 1, pababa. Now it came to pass, as Jesus was praying in a certain place, when he ceased, that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. When you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, on earth
as it is in heaven. Give us day by day our daily bread. And forgive us our sins. For we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Verse 5, and he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey and have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me. The door is now shut and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence or importunity or earnestness or determination, he will rise and give him as many as he needs. Verse 9, so I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be open. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a piece, will he give him a serpent instead of a piece? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Amen. So, isa pong reason kung bakit lumapit po ang mga alagad sa Panginoong Jesucristo at nagsabing, Lord, teach us to pray. O turuan mo kaming manalangin sapagkat nakita po nila na ang Panginoon ay nagliliwanag habang nananalangin. They are so much attracted to His transfiguration. Nakita nila na pagkatapos manalangin ng Panginoon, mga patay po ay nabubuhay. Nakita nila na pagkatapos manalangin ng Panginoon, yung mga bingi nakakarinig, yung mga bulag nakakakita. Yung mga lumpo, lumalakad, tumatakbo, tumatalon. Yung mga kitungin lumilinis. Nakita nila na pagkatapos manalangin ng Panginoon, yung mga tinapay at mga isdang kukunti ay dumadami. Nakita nila pagkatapos manalangin ng Panginoon, yung bagyo ay tumitigil. Yung mga tao na pangit ang buhay ay gumaganda, mga bilanggo ay lumalaya. Nakita nila at naiintindihan kung gaano kakapangyarihan ang pananalangin. At bunga po ng nakita nila at nasaksihan. Ito po ay nag-motivate sa nila to come to Jesus and said, Lord, teach us to pray. Now, watch me now. At ang Panginoon naman po ay so liberal na nag-respond at binigyan po ng lingap o pagtugon yung kanila pong mithiin. At siya po ay nagbigay sa kanila ng pattern kung paano mananalangin. Now look to me and listen. Yung pong pattern na binigay ni Jesus na babanggitin ko po sa inyo sa church sa buong mundo, ang pinakatama at dapat nagamitin pag tayo po'y nananalangin. For always remember, hindi si Jesus nagbibigay ng anumang pong teaching na baka sakali. Pag siya po'y nagbigay po ng isang revelation, ng isang teaching, ng isang pangaral o preaching, o prophecy, o prophecy, ang ibig pong sabihin, yan na po ang pattern. Yan na po ang perfect will ng Diyos. At obligado na po tayong siya po ay gawin, tularan, at gampanan. At ito po ang sabi niya. So he said to them, when you pray, say, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ang unang-una pong pattern na sinasabi niya ay maintindihan po natin na yung Diyos na atin pong tatawagan, lalapitan, hihingian ng tulong, sasambahin, mamahalin, ay banal na Diyos. Hallowed be your name. In the original Greek, it means holy is your name. So yung holy is your name ay nagsasabi na yung Diyos po ay banal, perpekto sa kabanalan. At yun po ang dinidefine ng Isaiah 6:1-9.
na kumakanta po yung mga angel. Amen. Ang sabi, holy, 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 the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. Amen. Tatlo pong holy. Ito po yung pumapatungkol sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At yun din po ang sabi ng Revelation 4:10-11. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, who is, and is to come. And for thy pleasure we were created. Thou art worthy, O Lord. Amen. Kaya, with that in mind, dahil ang atin pong i-approach ay banal na Diyos, kinakailangan lumapit po tayo sa Kanya na may malaking respect, paggalang. Kailangan lumapit po tayo sa Kanya na meron pong malaking pagpipitagan. Hindi po tayo lumalapit sa Kanya na puno ng takot kasi anak po tayo eh. Ang mga anak hindi dapat matakot sa Kanyang magulang. Kaya lang may malaking pitagan, paggalang, respeto. Nakagaya po natin, mga magulang, hindi tayo pwedeng lapitan ng mga anak natin at sigawan po tayo at apurahin, madaliin, takutin, amen. Hindi natin pwedeng gawin yun sa ating mga magulang sa lupa at hindi natin po pwedeng lalong gawin sa ating magulang sa langit. Maliwanag po ba yun? Kailangan ng respect, paggalang. Ikalawa, dahil yung atin pong amang sumasalangit na mabuti at dakila sa lahat ay banal na ating nilalapit, ang kinakailangan lumapit po tayo na merong pusong malinis. At isa nga pong reason yan, na lagi kong tinuturo noon pa, na pag tayo po'y mananalangin, siguruhin nating malinis puso natin. Kasi ang sabi po ng Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Like may kasalanan sa puso. O ako'y may kasalanan sa puso, hindi ako didinggin ng Diyos. Kaya naunawaan po ng psalmist, si King David, nila Korah, mga chief musician, mga worshiper, ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos na may malinis na puso. At kung tayo man po may kasalanan, ang gagawin po natin ay humingi ng tawad at pahugas sa dugo ng Panginoon. So we can approach God now boldly, without fear, and without insecurity. Dahil alam natin napatawad tayo. Amen. Kaya napakahalagang mabuhay tayo kagaya ng Panginoon dahil araw-araw kailangan natin ng Diyos. Hindi tayo pwedeng mabuhay na umasa sa lakas natin, sa Kanya tayo asa. So para walang abala, hindi na po tayo magsisisi ng kasalanan, then let us live like Jesus. Amen. Pero kung tayo man po yung nagkulang, so ang sabi po ng Ephesians 2:1, we have a mediator, Jesus Christ the righteous, an advocate, tagapamagitan, Jesus Christ the righteous. At ang sabi ng Ephesians 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo patatawarin, nilinisin sa ating kalikuan. At pag tayo pa'y humingi na ng tawad, huwag na po tayong maniwala sa Diablo para akusahan niya na tayo pa'y makasalanan pa. Hawakan natin ang sinasabi ng Micah chapter 7, 18-19, na yung ating kasalanan hindi niya lang kinalimutan, kundi tinapo niya sa ilalim ng dagat. Ang ibig sabihin, wala na, hindi niya na naalala. Kasabay ng pagpapatawad ay pagkalimot. Amen. Yun po ang definition ng Ephesians 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin. So pag napatawad na nalinis na, wala na po siya. Hindi na siya naalala ng Diyos. Para po itong dumi, to, gaya nito, halimbawa, may dumi po siya, ito'y kulay pula. Pagkatapos meron ritong kulay itim na duming dumating. So nung ito po'y tinanggal ko, o siya po ay minap, nalinis, so wala na siya. Dahil wala na, hindi mo lang siya maalala. Yan po yung ating kasalanan. Malaki man po yan, sinasadya o maliit, pag hiningi mo na ng tawad, wala na yan. Especially buong puso mo siyang ginawa. At kung ibinabalik ng Diablo yan, ilalagay ang kanya ng guilt kasi siya ngayon accuser of the brethren. Revelation 12:10 pababa. Huwag kang maniwala. Ang higit mong paniwala ng Word of God. Amen. Kagaya lang ito na magnanakaw sa cross eh, di ba? Dalawa yung nakapako doon sa tabi ng Lord. Parehas magnanakaw, kriminal, mamamatay tao, rebelde. Eh, tanyo, isa naligtas, di ba? Hindi naman nakababa yun. Hindi nalagay ng abusano yun. Hindi nabautismuan sa tubig yun. Hindi nakapag-communion yun.
Hindi nakahingi ng tawad sa pari yun o naipag-pray ng pastor o ministro ng tawad. Nakatanggap ng sagot mula sa nagtuturo ng dating daan ng kamatayan at kapahamakan ng mali o nag-member ng isang church. Pero naligtas kasi nga nilagay yung faith kay Jesus. Amen. Automatic. Yung kasalanan niya, wala na. Bakit natin sinabi? Ang daming kasalanan, pero wala na. Ba't natin sinabi? Kasi ang sabi ng Lord, in Luke 23, verse 42 pababa, verily I say to you today, you will be with me in paradise. Eh kung meron pa pong kasalanan yung magnanako at naalala ni Jesus, di napatawad, eh hindi niya sasama sa paraiso. Pero dahil naisama niya, sabihin, nung time na humingi ng tawad, automatic. Lahat ng kasalanan nito, hindi na naisa-isa, totally. Wala na lahat. Naliwanag po ba yun? Kaya napakahalaga alam natin yan para hindi tayo nilalagyan ng diablo ng guilt. Kasi binabalik niya yan eh. Kahit nakalipas na siya. Amen? At ang sagot mo sa diablo, sinungaling ka. Yung dugo ng Panginoon, hinugasan lahat ng kasalanan ko, kinalimutan niya, purihin ng Diyos. I have no problem about it anymore because I'm free to be a servant of the Lord. I'm free. Amen. Naliwanag po ba yun? Then, ikatatlo, Our Father in Heaven, hallowed be your name. So, sinasabi ni Jesus na pag tayo po'y nananalangin, ay naka-address siya sa God the Father. We can fellowship with God the Son. We can fellowship with God the Holy Spirit. But our official prayer, and Jesus is saying throughout the scripture, every official prayer is addressed to God the Father. Ito yung si tatay pag nag-pray, mabuting ama, salamat po. Amen. Naka-address po siya. Ang apostolic official prayer sa Bible ay naka-address sa God the Father. Si Jesus ay nag-pray sa God the Father. Amen. Nakipag-fellowship sa God the Holy Spirit. Nagkaroon ng leadership ang Holy Spirit sa kanya. Lahat ng ginawa ni Jesus ay sa leading ng Holy Spirit. Pero yung official prayer ni Jesus ay naka-address sa God the Father. Basahin niyo yung kanyang prayer sa Book of John bago siya pumunta ng cross. Puro naka-address sa Ama. Father, glorify thy name. Ama, salamat po na iingatan mo ang mga alagad na maiwan sa mundo. Ama, luwalhatiin mo pangalan mo. Puro naka-address sa Ama. Naliwanag po ba yun? Kaya yung mga kababayan nating nananalangin naka-address sa ina, eh wala pong sagot yun. Mali po yun. Tradition po yun. We pray, and that is the official apostle prayer mula sa Diyos, sa ehemplo ni Jesus, to the Father, in the name of the Son, our Lord Jesus Christ, John 14, 13 and 14, Acts 4, 12, 1 Timothy 2, 5, in the power of the Holy Spirit. Amen? Amen? Yun po ang official prayer. Ulitin natin ha. Ang atin po mga panalangin ay naka-address sa God the Father, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, God the Son, sa kapangyarihan, pangunguna, pamamahala ng God the Holy Spirit. Now, let me make myself clear. Either ang prayer mo ay understanding or tongues, parehas lang po siya. It is addressed to God the Father. In the name of God the Son, in the power of God the Holy Spirit. Maliwanag po ba yun? Then, second, revelation, yung po yung unang pattern ha. Your will be done. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano po yung tama pong panalangin? We pray always according to the will of God. Hindi tayo pwedeng manalangin basta-basta nang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang tawag po doon ay ano, sayang na panalangin. Wala pong sagot yun. Kaya nga napakalaga, lagi kong sinasabi sa inyo, magpakalalim kayo sa salita ng Diyos, pagbabasa ng Bible, sa aral at turo ni tatay, kumuha kayo ng DVD ninyo, huwag kayong makontento sa Facebook, sa LSN, kumuha kayo ng mga libro, mga propesya, pinapaabot ko, specific lahat yan, para pag nag-pray po kayo o nagpasalamat kayo sa Diyos, eh alam nyo kung anong will niya. Amen. Because every prayer must be according to the will of God. Yan po ang sabi ni Jesus.
Your kingdom come, your will be done. Your will be done. Your will be done. Amen. On earth as it is in heaven. Kung ano daw po yung nagaganap sa langit, at siyang kalooban ang madapat, yun yung mangyari sa lupa. Hindi po pwede yung kalooban ng mundo ang maganap sa langit, kundi yung kalooban ng langit ang maganap sa mundo. Amen? Dahil mas higher ang langit kaysa sa lupa. At ang trono ng Diyos ay wala sa lupa, kundi nasa langit. Kaya nga isa pong reason kung bakit tayo inuutusan ng Bible at nagturo po ako ng the blessings of praying in tongues para makapag-pray tayo according to the perfect will of God. Hindi po tayo nangangapa kung anong will ng Diyos at paikot-ikot ng panalangin natin na walang pagbabago. Yung mong tinatawag kong limited, the same as usual prayer. Eh, hindi man po sinasadya, maraming Kristiyano, kahit pastor, hindi marunong manalangin, eh para po nag-uorasyon. Para pong religious leader. Eh kasi, yun lang ang panalangin niya palagi. Lord, yung asawa ko, yung anak ko, iligtas mo, pagpalain mo, gabayan mo, patnubahayan mo, puro yun lang. So, ang dating na po nun, orasyon. Paikot-ikot. Eh, malungkot po Diyos nun. Kaya ang sabi po ng Lord sa Matthew 6, huwag kayong mananalangin kagaya ng mga pagano. Paikot-ikot lang yung panalangin, puro yun lang. Amen. Ama namin, sama sa langit ka. Puro yun na lang, walang substance. Marami rin po mga Kristiyano, eh, ito pong pattern na to, eh, ginawa nilang Our Father who art in heaven, hallowed be your name, kingdom come, they will be done so forth and so on. Eh, hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Amen? Hindi siya isang ritual mechanical na puro pa, Our Father, Our Father, Our Father. Maliwanag po ba yun? Punta po tayo sa Romans 8, verse 26. Likewise, the Spirit, and that is God the Holy Spirit, also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us. How? With groanings which cannot be uttered. Ito malinaw. Tinutulungan daw tayo ng Diyos, Espiritu Santong manalangin, ng tamang panalangin, at siyang namamagitan para sa atin at sa pamamagitan natin, kasi hindi tayo marunong manalangin. Ang lagi lang natin sinasabi, Lord, yung anak ko, yung asawa ko, ingatan mo, patnubayan mo. Eh, higit puro niyang gusto ng Diyos na i-accomplish sa mga mahal natin sa buhay. Yung substance po ng prayer natin ay pukunti ang laman, yung bigat po niya ay magaan. Kaya ang ginagawa ng Holy Spirit para ma-accomplish yung kaligtasan ng ating pamilya, siya po ang nag-i-intercede sa pamamagitan ng groanings at utterance na mahirap usalin. Huryak ko, tamak ko. Hindi mo ma-memorize yan. At yung panalangin niya, depende yan doon sa sitwasyong kinakaharap ng pinapanalangin natin. Eh, tinuro ko na sa inyo, dapat kumuha kayo niyan. I spent countless hours praying in tongues. Kahit naglalakad po ako, kahit naliligo ako. Kahit nasa eroplano ako. Hindi ko naman kailangan sa may kodo na tumayo at magsabi sa eroplano habang ako po yung nakatayo at lumilipad siya. Hurra! Baka yung piloto ron, magulat at gumanong-ganon yung eroplano. Hindi nila ako sa upuan. Ayan po yun. At pag wala namang tao, nasa bahay ako namin, nandun ako sa 29th floor, eh, hindi ako marunong ang ICU. Urya baba, kurya mama, shikula ba, kula ba, hatak. Eh, takot si Satanas dun. Hindi niya naintindihan yun. At ang Holy Spirit nagpipray. Kasi hindi mo memorize yung language na yan eh. Kaya sinasabi ko, kung hindi ka baptized ng Holy Spirit, sama kang prayer meeting, mapupuspus ka at magkakaroon ka ng prayer language. Kung hindi ka naman puspus pa, kada atin mo rito, sumamba si tatay, nag-outpouring tayo ng Holy Spirit, eh di, tanggapin mo yung Holy Spirit at pag nagsalita ka iba't ibang wika, payagan mo lang. Amen? At yun po yung supernatural prayer na merong sagot mula sa Diyos. Hindi ka mahihirapan. Kasi kahit nag-aaral ka na, mahirap maghanap ng letter eh. Tama? At minsan pagod ka na eh. Kaya paulit-ulit na lang yung sinasabi mo. Eh pag Holy Spirit nag-pray, unlimited ang Diyos, di siya naubusan ng language. Ah, dali po natin. Verse
27, now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saint according to the will of God. Ayan. Amen. Kaya ang God, the Holy Spirit mismo, nagpipray according to the will of God. Naliwanag po ba yun? Kaya, ang sabi ni Jesus, ito yung pattern sa inyong pananalangin, you must pray according to the will of God. Para walang sayang sa prayer niyo. Amen. Kalooban ba na Diyos yung lahat ng may sakit ay gumaling kahit anong karamdaman niya? Yes. Kaya tayo nagpipray. Kalooban niya bang maligtas ang lahat? Kahit bakla, tomboy, addict, pusher, terorista, magnanakaw, rapist, murderer? Yes. Kalooban niya bang sumagana tayo? Yes. Kaya tayo nagpipray ng gusto. Sinasamahan pa natin ng pag-aayuno para ipakita yung ating determination at earnest desire na tayo po eh talagang seryoso sa ating hinihingi at gustong mangyari na ibibigay ng Diyos sa atin o papangyarihin ng Diyos sa atin. John chapter 9, verse 31. Now we know that God does not hear sinners. Ayan. Maliwanag po yan. Pag may sin sa puso ang sino man, kahit sino ka pa, hindi ka sasagutin ng Diyos. God does not hear sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears him. At yan yung lagi kong sinasabi, pag tayo pinanalangin sa perfect will ng Diyos at ang hinihingi natin perfect will niya, huwag kang bumitaw. Maniwala ka kahit wala kang nakitang sinagot ka niya. Dahil ang sabi rito, ang sinasagot niya, hindi yung makasalanan, kundi yung nasa katotohanan, manambahan ng Diyos, at nananalangin alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi rito ng bulag na nakakita, He hears him. Persian 5, verse 14. Now, this is the confidence that we have in him. Ito rin po yung ating inaasahan mula sa Diyos. Ano po yung inaasahan natin mula sa Kanya? Kasi sigurado po ito. Amen, tiyak. May inaasahan natin, suma sa atin. Ito po siya. That if we ask anything according to His will, yan, He hears us. Alam man daw po yung hingiin natin, pag ito'y kalooban niya, sasagutin niya tayo. Ano man daw po yan, gaano man karami yan, pag ito'y kalooban niya, sasagutin niya tayo, ibibigay niya sa atin. Kaya hindi tayo dapat tumitigil sa pananalangin at hindi tayo nagsasawang manalangin. Kaya tayo po dapat laging nananalangin at laging sumasama sa sama-samang pananalangin at pag-aayuno. Sumasama tayo sa overnight. Amen. Liwalag ko. That if we ask anything according to His will, He hears us. He hears us. Sinasagot po niya tayo. At dahil tayo po'y kanyang sinasagot, sabi ng 15, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him. Na yun daw pong ating hinihingi, ay alam natin, sa atin. Napakaganda. Ito po yung natutuhan ko nung bago ko sa Lord. Sabi ng Lord sa akin, anak, pag ang isang bagay kalooban ko at pinag-pray mo, huwag mong bitawan. Huwag ang papayag na hindi mo siya matanggap. Kahit anong mangyari, ipaglaban mo siya. Dahil siya ibibigay ko. Amen. Kaya magmula noon, hindi ako nagpipray ng basta-basta pananalangin na may masabi lang. Ibig ko po, answer. Ibig ko po, sumakamay ko siya. At ang basihan ko, yung pangako niya. Kaya wala po sa vocabulary ko yung panalangin, baka sakaling narinig ako ng Diyos. Baka makatanggap ako. Hindi ko po alam yun. Kaya lang ang alam ko, God always answers prayer. Then, yun po ang sabi ng Luke 11:2. Ikatatlo, give us this day our daily bread. Amen? Ano po ikatatlo? Sabi ng Luke 11:3, we look to God as our provider who supply our daily needs. Amen. Sa atin pong pananalangin, ay sa Diyos natin hinihingi yung kailangan natin. Hindi sa tao.
Hindi kagaya ng pastor na nagbibenta ng Bible para magkapera at may pambili ng hamburger. Amen. Yung lahat daw ng ating pangailangan, pamasahe, pangmatrikula, pampapakasal sa tamang edad, tamang panahon, tamang asawa. Amen. Tamang magkakasal. Gastusin, television, radio, iba pa kung saan pa't marami pa. Personal sa lahat ng needs ninyo. Lahat daw po ng needs natin mula salvation hanggang prosperity. Sa Diyos natin hihingiin. At siya yung bahalang humipo ng mga tao para ihatid sa atin yung hiningi natin sa Kanya. So, ang ibig sabihin, we must put our faith in God, not to any man or to anyone or to anybody. Amen. At yun po ang sabi ng Philippians 4:19, My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. My God shall supply. Hindi po si senator, hindi si congressman, hindi mga boksingero, mga UFC fighter o soccer player, hindi yung mayamang kongregasyon, hindi yung seaman o kung sino pa, but my God shall supply our needs. Sila po yung hihipuin gagamitin, pero siya po ang nag-supply, dinaan lang sa kanila. Akong kausap dito. Teka ang tanong. Ito po maganda eh. Yan tanong. Eh tatay, bakit kailang idaan pa, hindi i-direct? Amen? Hindi po mangyayaring i-direct eh. Kasi in-honor niya po yung kanya pong ano, order. Kailang idaan sa tao upang yung mga tao ay mapagpala. Kaya yung pong mga ginagamit ng Diyos na nagpapala, nagbibigay ng pambayad sa TV, sa radio, pinupunaan yung kakulangan sa misyon, nagsasakripisyal, nagpapala sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pastor-pastora, tapos sa pagbigay ng mga ikaputandog, sila po ang mga pinagpapala ng Diyos. At pribileyo na ginawa ng Diyos na daluyan ang kanyang biyaya upang maging pagpapala sa marami at dahil sila'y nagpala kasi hinipunin at sumunod, then dahil sila'y nagpala, sila'y pinagpala din ng Diyos. Ayun po yung order eh. From God to those He will touch, to us who pray to God. Amen. Kaya, Father God, uray ababa karayan, hiningi mo pambayad sa dapat mong bayaran. So, yun po yun. Sa Diyos tayo, humingi. At siya hipo ng tao, bibigay sa iyo yung pangangailangan mo. Hindi po ganito, kagaya ng ginagawa ng marami. Brother, sister, bagong baba ka sa barko, bagong baba ka sa aeroplano. Galing ang Saudi Arabia. Ito yung pangangailangan ko. Hindi po ganon. Maliwanag po ba yon? Hindi po prayer yan na yun. Pamamalimos. Kasi nanghingi ka ron sa tao eh. Eh tatay, paano ito sa ligawan? Ako hindi ako nagpapatawa ha. Pwede kayong tumawa. Ako yung nagtuturo ko ng tama. Simple ito, pero malalim to. Eh siya yung gusto kong mapangasawa at maligawan eh. At siya yung gusto kong manligaw sa akin oh. Ako lalaki, eh dapat siya kausapin ko. Dahil siya nililigawan ko eh. Tama yun. Oo, kung yan yung bigay ng Diyos. Pero kadalasan, pakiramdam mo lang yan, kaya mali. Pero kung siya ang kakausapin mo, kung sino yung para sa'yo, yan. Aliwanag mo ba yun? Yung basihan mo lang dito, tibok-tibok puso. Anyong panlabas, minsan po yung comfort sa buhay, yung basihan niya, will niya, yun ang pagkakaiba. Maliwanag mo ba yun? Kaya pagka gusto mo ng mapapangasawa, sa Diyos ka hingi. At siya magbibigay. Hindi pag may sumulpot yan, tumibok puso mo, problema yon. Parang si tata yan eh. Hindi wala sa panaginip ko na si nanay mapapangasawa ko. Wala. Ang dami kong girlfriend. Siyempre, alam niya naman yung ganda lalaki ko, lalo ng binata ko. Kakagulo sila. Nang nakita ko ng mga babae noon, kabinataan ko, para yung mga manok na kakatay. Ay, sirene, grabe. Siyempre, yaman ko noon, yabang ko pa, nakabali ko. Tapos meron akong bracelet na ginto, fine gold yun. Relo ko ginto, dami kong pera, mahal ng mga suot ko. Tapos eh, may mga bodyguard ako. Tapos mga sasakyan dyan, nakaparada. Eh, sino hindi magkakagusto sa'yo?
Amen. Kahit ka bakla, hinahabol ako pag umabol yung bakla. Layas! Amen. Anong malay ko kay Nanay Ellen? So, yan ang ibig sabihin eh. Sa dami na nanligaw sa akin, wala ko na pangasawa kahit isa. Kaya hindi nga po pwede yung tibok-tibok eh. Ang will ng Diyos inanahi. At totoo lang, nung makita ko si Nanay, hindi naman talaga tumibok yung puso ko gaya ng tibok ng iba na bu-bu-bu-bu. Wala akong naramdamang ganun. Later na lang nang tumibok siya. Maraming kasong ganun eh. Yung isa nga nating anak, tinatanong ko yung napangasawa niya eh. Sabi ko, anong pakiramdam mo nung niligawan ka nung ating anak na lalaki? Wala tatay, wala akong naramdaman. Ayoko nga sa kanya eh. Yun po yun. Wala siyang naramdaman, walang tibok. Ang sabi niya, ayoko nga eh. Eh bakit yun yung napangasawa niya? Iba nga yung tibok sa will ng Diyos. Siya walang naramdaman, ayaw niya. Nagulat na lang siya nung bandang huli, iba na nililigawan, doon siya nakadama ngayon ng lungkot. At doon niya nalamang, ito pala ang gusto ng Diyos. Pero wala siyang tibok, ayaw niya. At yun, ganda ng pagsasama nila. Kaya pag nagpipray tayo sa Diyos, sa Kanya natin hinihingi lahat. Lahat. My God shall supply all your needs. At di lagi si tatay nagkakasal dito. Naalala ko pa nga yung mga baus dito pag nagkasal tayo eh. Sabi ng isa, sabi nila, hindi ka raw pogi, pero sa akin pogi ka. Yan, grabe. Nakakantig damdamin. Sabi niya, kasal po yan. Si tatay nagkasal. Dito, dito. Sabi nila, pangit ugali mo sa akin, napakaganda na ugali mo. Sabi nila, tamad ka raw, pero sa akin, hindi ka tamad. Aalamin ko pa lang. So, yun po siya. Yung isa naman, kinasal ko. Sabi ni sister, mula ngayon ako yung Proverbs 31 mo. Grabe. Amen. Tinanong ko naman yung anak nating lalaking kinasal ko. Sabi niya, aalagaan kita sa hirap ginhawa. Grabe. Eh, pagka ikaw yung nagkakasal, talagang maantig puso mo eh. Kaysa sa Amerika, oh, tinatang ka po ba itong bago mong asawa? Bagong asawa, ano nakakakilig dun? Jimmy, tinatang ka po ba si Jaime? Tagal na. Amen. Tapos, nag-holding hands si Jimmy tsaka si Jaime. Puro kalyo yun. Tapos niyakap ni Jimmy si Jaime. Sabi ng buto ni Jaime, krok! Kasal yun? Tama yung kasalanan na malaki. Amen. Kasalanan malaki. Meron din ako ang kaibigang pastor. Eh, napusuan niya si pastora. True story to. Sabi ni pastora sa kanya, negro ka, bansot ka, kahit anong gawin mo, ayoko sa'yo. Totoo po yun. Eh, matyaga po yung kaibigan kong pastor. Lahat ng chapter at verse, binigay niya. Sabi ni pastora, kay Bible pa ibigay mo sa akin, nogno ka, bansot ka, pangu ka, ayoko sa'yo. Direct to the point, kahit anong gawin mo, ayoko, ayoko, ayoko! Galit na eh. Kasi kahit saan, sinusundan siya. Eh, ang ginawa ng kaibigan kong pastor, niluhuran. Kinausap ang Diyos. Siguro nagtangs ng tatlong araw. Purihin ang Panginoon. Makalipas yung susunod na araw, sabi ni pastor, hindi ko ito maintindihan. Bigla kitang nagustuhan. May isa na lang nating anak. Di ba niligawan niya yung ating mapanalangining anak? Sabi ng mapanalangin nating anak, ayoko sa'yo. Lumipas yung tatlong taon, ligaw pa rin siya, ayoko sa'yo. Limang taon, tuloy siya, ayoko sa'yo. Pitong taon, tuloy siya, ayoko sa'yo. Tusok yung ulo sa bigat ng kabigatan. Palay overnight niya. Lumipas sa 10 taon. Ayoko talaga sa'yo! Pray na naman siya. Tusok yung ulo roon sa banig. Abangit niya yung pangalan. 13 taon dumaan. Ayoko sa'yo.
Hindi po siya tumigil kakahingi sa Diyos. Amen. Dumating po yung 16 na taon. Purihin ng Diyos. Sabi ni sister, iyon ako. Grabe. So, siguro, may revelation yung anak nating will ng Diyos, hindi siya bumitaw. Kaya, yan yung mahalaga eh. Yung maintindihan natin siya. Amen. Na lahat ng needs natin galing sa Diyos. Ito yung ministry natin. Lahat ito hiningi natin sa Diyos. Hindi ako nag-pray kahit minsan na hindi will ng Diyos. At di ako nag-pray na hindi ko hiningi sa Diyos. Amen. Mga pambayad ng TV, radyo, eh lahat siya, hiningi natin sa Diyos. Kaya hanggang ngayon, nandiyan dyan tayo, nadagdagan pa nga eh. Yung mga biyahe na yan, yung mga misyon na yan, alam niyo naman di sapat pera, Diyos ko. Isang bayan lang, ala na eh. Pero tuloy tayo sa biyahe. So yan, sabi ng Bible, my God shall supply all your needs. Eh sapat na sa akin yung salitang shall supply eh. Hindi sinabing will try to supply. Maybe He will supply. He will attempt to supply. Yung sabi, my God shall. So yung ableness, yung willingness, ando doon. My God shall supply all your needs. Ulitin natin ha, ando doon yung ableness, ando doon yung willingness. My God shall supply all your needs. Yan yung beauty ng prayer eh. Ina-assure tayo ng Diyos ng 100% na sagot. This wonderful message will be continued tomorrow. Don't ever miss it. Ano sabi ng Job 36:11? If you will serve and obey me, yan dalawang word, no? Serve and obey me, you will spend your days in prosperity and years in pleasure. Ito na po yan. End time. Prosperity, end time, pleasure, or satisfaction. Kasi yung pinangako, mararapture tayo rito, may utang, nag-struggle, pinutulan ng ilaw. Purihin ng Panginoon. Butas yung sapatos, malnoris, puro tagyawad yung mukha sa kakaisip at dami ng problema, puti yung buhok, yung noo eh, lapad. Kasi yung dami, injection sa katawan, di na dialysis, kasi sa kakaproblema eh, nasira na yung mga bato. At nabarahan na yung puso sa dami ng iniisip. No, sabi niya, mararapture tayong perpektong malusog, nagliliwanag, napakayaman, puno ng kagalakan, wala akong kausap dito, matagumpay, pinagpala, nabubuhay kagaya ng Panginoon. Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carillo, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest end time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.